Yo, mega mega love, shout out sa inyo lahat. Guys, nandito naman po ngayon sa inyong harapan si Jay Kulit Pakyut. Ngayong araw na to, guys, is magtuturo po ako paano mag-program sa PLC. Ito po is in demand na trabaho sa buong mundo. So guys, sa araw na ito, matutulungan ko kayo kung paano magkaroon ng basic programming step by step from hardware to input and output, kung paano siya ilagay sa program at kung paano po natin siya i-load sa ating PLC. Kaya guys, samahan niyo po ako. Tuturuan ko kayo step by step from basic programming. At gamit po natin is S7300, guys. So watch my video, guys. Tara! So, nandito tayo ngayon sa ating computer, guys. Nandito tayo sa ating computer. We have Siemens laptop here. And then, we will go to this, guys, Schematic Manager. Okay? So, ayan, guys. Nasa startup po tayo ngayon ng ating programming. So, pupunta po tayo ngayon dito sa new. Yeah, click new. And then we will put name here. So I will put my tutorial PLC. Okay? And then project. Tapos browse tayo, guys. Kung saan natin ilalagay, browse. Gusto mo gustong ilagay. Ayan, browse. Then hanapin natin yung drive D. Sa drive D, guys, sa drive D. Kasi, ikaw, nasa sa'yo po kung saan nyo ilalagay, pero ako sa drive D ko ilalagay. Kasi nandun po yung aking file, ayan, sa drive D. Ayan. Drive D. And then, JSON folder. Ayan, okay. And then, press okay. So, ngayon, guys, meron na tayo ngayong My Tutorial PLC. So ayan, guys, press nyo po yung ano, yung MPI double click. Ayan, wait po tayo sa lalabas dyan. Ayan, guys, ha, tingnan nyo po mabuti, guys, para mapalo nyo po. Ayan, yan po yung lumabas sa atin, guys. So ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa station. Ayan, guys, station. And then Schematic 300. Ayan, click natin yung guys. So, okay na siya, guys. Naka-schematic na tayo ngayon. Ipoprogram natin siya ngayon dito. Click natin. Ayan. So, kiklik natin ito ngayon, guys. Itong ating Schematic 300. Click natin siya. Ayan. Ayan, lalabas sa kanya, guys. Watch my video, guys, ha. You can see it. Just follow my step. So, meron na po tayo niyan, guys. So, meron na tayo ngayon itong configuration. And then, pupunta po ngayon tayo sa, dito, Schematic 300. Ayan, guys, check nyo, guys, ha, Schematic 300. Kasi yan po yung gamit natin. Then, press this one. We will put first, guys. Just follow step by step, ha. We will put rack. Okay? And then, rail. Okay. So, may rail na tayo, guys. Meron na po tayong rail ngayon. Maglalagay na po tayo ngayon ng ating hardware. So, kailangan po natin ng power supply, guys. Need natin ang power supply. So, PS300 open. And then, kung ilang amperes kailangan mo, 10 amperes or 5 amperes. Oh, I will put 10 amperes, guys, ha? Okay? So, ito na yung ating power supply. Meron tayong power supply, guys. Okay? And then, after ng power supply, kailangan natin ng CPU. Ayan, magagatay ng CPU. Meron kami rito na, ano, na DP. Ito, ito, guys, ang aming ginagamit dito sa aming computer. Ayan, version 2.6. Ayan po yung ginagamit namin dito, guys. Ayan, double click. So, meron na tayo ngayong CPU. Okay, guys, just follow my step, ha. Meron na tayo ngayong CPU. Okay, and then not network. So, okay na yan, may address to na tayo. Number to yan, eh, address. Okay. Okay, so meron na tayo ngayon, guys. So, number 4 na tayo, guys. Maglalagay tayo ng input module. Yan. Magkakaroon tayo ng, lalagay tayo ng input module, guys. Sa number 4, pupunta po tayo sa SM300. Tingnan nyo po, guys, ha? SM300. Yan. So, maglalagay tayo ng input module. Dito tayo sa DI.
Ayan, DI 300 guys. Okay. And then since we are using 24 volts, we will use 24 volts. So mamimili po tayo dito. Ayan. Ito guys, DI 32 times DC 24 volts. Ayan po gagamitin natin guys. So double click again. Ayan. So meron na tayong 32 bits. Ayan. Okay guys, nandiyan sa number 4. And then maglalagay po tayo sa number 5 naman ng output. Number 5 output module naman guys. So close natin to. Close natin siya. Okay. Tapos na tayo sa DI. And then sa DO naman tayo guys. Ito DO. DO. So meron tayong 32 output. Kukuha tayo ng 32 input. So ngayon kukuha tayo ng 32 output. Ayan guys. DO 32 times DC 24 volts 0.5 amperes. So kukunin natin siya guys. Ito ang kiklik natin kasi 32 rin siya. So balance siya at kunin natin yan. Ayan. So guys, ayan na. Meron na tayong input at output. Meron na rin tayong rack. Meron tayong power supply. At meron na rin tayong CPU. So sa CPU guys, lagi nyo po tatandaan to. Just follow this guys. Double click. Double click nyo po yan. Ayan. Tingnan nyo po lagi yung mga address niyan guys. Ayan, nandiyan yung mga address. Makikita nyo po yan. 16 plus 16. Ayan, may mga digital input po yan. Okay. And then dito po, tingnan nyo po ito guys ha. Do-double click ko to. Ayan. Pupunta po kayo sa cycle clock memory. So cycle clock memory na yan, napaka-importante po niyan guys. So dapat po, i-click nyo po yan. And then check this clock memory guys. Clock memory. Check clock memory. Okay. And then put this in. No need to change. Just put clock memory. Always check guys ha. Clock memory. Then press okay. Ayan. So meron na tayo ngayong hardware configuration ng ating ano, ng ating PLC guys. After this, you need to save and compile. Ayan. Save and compile. Ayan, save and compile. So naka-save na siya guys. Meron ngayon tayong nabuong PLC hardware. Ngayon ang gagawin natin, ida-download na ngayon natin siya guys. Ayan, press download. Download to module. Ayan. Ayan, download to module to CP. Ayan. Okay. So ayan guys, okay na yung ating program. Meron na tayo ngayon. Ayan na yung ating My Tutorial PLC. Andito na rin yung ating hardware. Ayan o. Oh. Ayan yung hardware natin guys. Ayan yung hardware natin pag dinouble click natin yon. Ayan yung ating CPU. And then guys, bubuksan na natin siya. Ayan, buksan natin siya dito sa SIMATIC. SIMATIC. CPU. S7 program. Blocks. So wala pa tayong nakalagay dyan guys kasi kakastart pa lang natin. Okay. So ngayon, gagawa tayo ngayon ng ating program. Okay, right click, insert new object. Ayan, new object, kuha tayo ng function. Okay, ayan, meron tayo function. So lagay natin dyan is, symbolic name is FC1 controls. Controls, ayan. And then ladder, tapos save. Yan, save natin guys. So meron tayo ngayong FC1. After ng FC1 natin guys, ayan, papasukin natin yan, double click. Ayan, nandito tayo sa loob ng ating program guys. Ngayon gagawa tayo ng stop start guys. Okay, we will start from start stop. Okay, just press here and then we will put normally open. Ayan. So lalagyan natin siya ng address guys. Check nyo ha. Lagyan siya natin ng address. Input ay 0.0 there. And then after this, lagyan natin ng normally close. Ayan.
Meron tayong normally closed, guys. So, addressan natin ang ay 0.1. Enter. Yan. And then, after nyan, lagyan natin siya ng output. Ito po yung output natin. Bull. Coil. Ayan. So, sa coil natin, yung ating output doon is mag-i-start sa 4.0. So, we will put Q. Q represent output 4.0. Okay? Ayan. So, meron na tayong coil. And then, lalagyan natin siya ng holding contact dito, guys. So, lagyan natin ito. Extension. Open branch. And then, normally open. Ayan. Tapos, lagyan natin ng address Q 4.0. Enter. Ayan. And then, put up. Ayan, naka-bracket up na siya, guys. So, meron na tayo ngayong stop-start. Okay, guys? Follow me, ha? Just one by one, guys, ha? So, nakita nyo na, meron na tayo ngayong stop-start. Isa-save natin siya ngayon, guys. Save. Save. Ayan. Ay, hindi. Save to kabila. Ayan. Ay, mali pala. Naka-print. Ayan, guys, ha? Sorry, sorry. So, press save. Ayan, na-save natin siya, guys. Ayan, after natin ma-save yan, guys, pupunta ngayon tayo sa labas natin yan. Pupunta tayo ngayon sa OB1. Kailangan natin siyang i-call dito. Press OB1. Ayan. Ayan, okay. Press okay. So ngayon, papasok tayo sa OB1, guys. Ayan, nasa OB1 tayo, guys. After natin pumasok sa OB1, kailangan natin maglagay ng function blocks. Ilalagay natin yung function blocks doon. Iko-call natin siya dito. Ayan, kita nyo, guys. Ito na siya, oh. FC1 control. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. FC1, double click. Ayan, nandiyan na siya, guys. Di ba? Pumasok na siya dyan ngayon. So, ngayon, si-save natin siya. Save. Ayan, save. And then, labas ulit tayo, guys. Labas. And then, balik tayo dito sa ating blocks. Press blocks. And then, save. Download. Wait. I-open muna natin itong ano. Simulator, guys. Huwag nyo kalimutan, ha. Pag naka-laptop lang kayo, wala pa kayong PLC, simulator muna tayo. Okay? Simulator first. Ayan. And then, punta na kayo dito sa download. Yan. Do you want download system? Yes. Do not display? Yes. Ayan, guys. So, meron na tayo ngayong download. Meron na tayo ngayong program. So, ngayon, open natin ngayon yung FC1 natin. Ayan. Open FC1 natin, guys. I-open natin tong ating simulator. Ayan. Naka-open yung simulator natin, guys. So, guys, ha, paliwanag ko sa inyo, ha. IB0 is input po yan, input. Tapos ito po yung bull. Yan. Yan po yung output natin, yung Q. So, yan na po yung maging output natin. Okay, guys? And then, irarun natin siya, guys. Yan. Irarun natin yan, yung ating CPU. Yan, naka-run mode siya, guys. Nag-run mode na yan. Yan, naka-round mode. Ngayon, press simulator. Ayan, guys. Nakita nyo, guys? Yan, may power na siya ngayon. Yan yung ating power. May supply na. So, balik tayo sa simulator. Ayan. Tingnan, guys, ha? Pa-press ko yung start, yung 0.0 natin, yung i.0.0, and then mag-output siya. Ayan, kita nyo, guys. Ayan, nag-output siya. Ngayon, i-stop ko siya, guys. 0.1. Ayan. Naka-stop mode siya ngayon. Patay yung ating output. So, guys, simple-simple, di ba? Napakadali.
Ayan, napakadali niya guys. Again, start natin. Ayan, output na siya guys. Ito po guys para sa mga nag-uumpisa mag-PLC. So napaka-basic po nito guys sa mga hindi pa nakakaalam. Okay guys, watch me on my next video guys ha. I will upload again another one video. Just follow me. Just subscribe to my channel. Okay guys, see you again. Yo guys, sana may natutunan po kayo sa aking simpleng PLC basic programming para sa ating unang video sa start-stop programming ng PLC. Tuturuan ko pa po kayo sa mga susunod kong video guys. Isa-isahin po natin kung paano tayo gumamit ng timers, paano po tayo maglagay ng mga converter, mga logic niya, mga bit logic, ayan, mga jumps, DB calls. Iisa-isahin po natin yan guys. Kaya tutok lang po kayo, just stay tuned in my channel, just press the subscribe button and notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos and vlogs. Yeah, this is J. Kulit-Pakyut. Remember, share, like, and subscribe. Bye-bye guys! Thank you!